nang unang pumutok ang balita ukol sa hindi magandang lagay ng kalusugan ng aktor na si Rudy Fernandez. In an interview for Showbiz Trip last year, kinumpirma ni Rudy with his wife Lorna Tolentino ang kumakalat na chismis. Saturday kasi, yung EERCP siya, may Star Talk dapat noon. So nasa Star Talk na ako, nagpaalam ako, binilin ko siya kay Mami Rose, no, Flaminiano. Pagdating ko ng Star Talk, ay hindi, ng parlor, tumawag na kagad sa akin si Dr. Bagsik. And then sinabi niya, I have to talk to you, sabi niya ganon. Sabi ko, I can't work. Sabi ko, I can't go to my work. Sabi niya, I don't think so. So first time pa lang, parang kinabahan ako, bakit hindi pwede. So it must be something serious, di ba? Ako, naiyak na ako kasi sobrang na ako na nervyos. Dinidiscuss na sa akin na kung paano yung gagawin sa kanya. Umuwi muna ako sandali noon and then umiyak ako sa mga bata. Diresection yung stomach niya and then the duct papuntang liver and then the duct papuntang pancreas. So, tatlo yon and then the gallbladder tinanggal. So, tatlong resectioning plus removal nung talagang the whole gallbladder. Finally, dinasal ko na rin sa Panginoon. Ha? Mm. Sabi ko, kung kinukuha na niyo ako, huwag na niyong patagalin dahil tawa naman ang pamilya ko. Kung kukunin niyo ako, kunin niyo kaagad ako para hindi na ako mahirapan. It was reported na nalampasan na ni The Boy ang matinding banta ng cancer sa kanyang kalusugan. But after a year, nabalitang nagbalik ito. Dahilan para raw maging emosyonal ang mga taong malapit dito nang mag-celebrate ito ng kanyang birthday kamakailan. Surprise ka ba sa aming surprise party for you? Yes, oo. Kasi in-expect ko yung tayo-tayo lang, saka yung sila Pinky, yung mga small group. Pagpasok ko, biglang ang dami, kaya nasira ang ano ko. Pagka-machum, napaiyak ako. At na-touch ka talaga? Oh, of course, syempre. Thank you sa iyo at sa lahat ng mga kaibigan ko, si Jinggoy, si Senator Bong, si Philip, Pipa. Syempre, importante muna yung health, tapos makapag-work. Well, I'm so happy and so blessed na si Lorna na pangasawa ko. Ano daw ang promise mo sa 50-something? Bakit naman ako? Di ba hindi? Ano na lang ang wish mo for yourself? Basta promise. Yung sabi niya promise, I ain't gonna die yet. Straight from a chemotherapy session, Rudy and wife LT speak up once more. So, Rudy, mukhang galing ka sa gym. Hindi galing sa sila. In fact, nag-gym ka sa Nissan. Ah, pwede? Sakihin mo ngayon, pero once in a while, nag-insight pa rin ako. Pag nag-exercise ka, tumataas yung endorphin, yung parang chemical ng katawan na para lumalakas ka. Plus, siyempre, kailangan yung palagi kang masaya, walang depression, ganun lang. Rudy, this time last year, no? Or May yata yung last year? Same time. So, interview natin, clear ka na noon, di ba? So, what happened? Bumalik. Mukhang in love sa akin, bumalik. Ano? Hindi naman yata cancer yung sojak sa akin mo, ano? Paalisin siya. So kailangan ng 12 sessions, ano? For the chemo. For the chemo 12 sessions. And aside from that, we'll have to undergo yung radio frequency ablation. In Tokyo. Pero second chemo daw, masyado masakit na. O third ka na ngayon, third chemo, ano? Hindi naman, bearable naman. Medyo masakit lang sa ugat, sa mga veins niya. Mm-hmm. Medyo masasakit, medyo kasi, syempre, malamig yun, tsaka medyo malapot yung gamot, so masakit. That's why, iniisip na rin namin na mag-porta cap siya. So, LT, yung findings kay The Boy is ampullary cancer. Yun din yung dati, ano? Yeah. Kasi akala ng iba, ambulary. Sabi ko, mayroong bang ganun. Or ambulatory. Ambulatory. Yeah. Ano sabi ng ambulatory? I don't know, but it's parang moving, ano? Kasi yeah, ambulatory. It's a periampullary cancer. Nasa ampulla of water. Yung iba, iniisip nila parang pancreatic. It's not pancreatic. It's before the pancreas. So, of course, bumalik na sa, ano, nasa liver na, no? So yun ang tinitreat ngayon, ano? Yun ang tinitreat. Pero hindi na kailangan ng surgery. Yun, ang radio frequency ablation is parang surgery na rin. Surgery na rin yun. Kaya lang, hindi siya open. Merong i-insert sa kanya na probe, no, na manipis, tapos
through the ultrasound or a CT scan, makikita yung ano niya, yung lesion niya doon, yung tumor niya. And then tatargetin nila yung tumor. Sasaksak nila, susundutin nila yan, tapos titirahin na ng treatment. Parang kung sa gusto mo na ano, yung parang pag may warts tayo, tapos kinocauterize. Mm-hmm. Yun, parang na. Sabi nga, you're gonna go, okay lang yun. Pero siyempre, I still want to live longer. Uh-huh. At mahaba pa. At hindi ko naman iniisip na mamamatay ako ng cancer eh. Oh, may isang, some doctor actually told us that he has 6 months. You are a big action star, you have a good career, you have a beautiful family. Then suddenly, cancer strikes. Wouldn't you get a second opinion? Hindi lang second opinion ang hinanap ng mag-asawang Rudy Fernandez at Lorna Tolentino. They also sought help from the internet for related studies, alternative medicines, and other people who suffered from the same type of cancer. Ay mga findings doon sa research sa internet. Marami rin, hindi lang yung scientific, nilalagyan na rin namin ng natural ano. Mm-hmm. Like natural way, like yung tanglad, lemongrass, binigyan ako ng email ni Direk Lloris, so binasa ko sa kanya, Direk Lloris din. And then yung mayroong isang friend din namin na yung husband niya is going through cancer also, so binigyan niya kami yung snow lotus seed. It's not to see. It's natural then. So, ginagawa ko naman, pinapainom ko kay Rudy. Sabi naman ng doctor, basta't yung mga natural, okay lang. Huwag lang yung tablet form or capsule form. Huwag na ganon. Kailangan natural talaga. Right now, Rudy is trying to live a healthy, normal life. Actually, lahat ng ginagawa ko naman dati, ginagawa ko pa rin. Yeah, nagagawa ko pa rin. Yung wala naman nagbago, nakakapag-exercise ako, medyo nabawasan nga lang. Katulad nung dati, 3 times a week, nag-iinsayo ako. Ngayon, siguro mga once a week, medyo nabawasan. Kasi may mga time kasi na pag nagkikimo ka, nagiging bobat ka yun. Sa kabila ng pagsisikap ng pamilya na gawing tahimik ang pagpapagamot at pagpapagaling ni Daboy, patuloy ang pagkalat ng espekulasyon ukol sa tunay daw na kalagayan ni Daboy. May isang, some doctor actually told us that he has 6 months. And then there's chemotherapy that lasts for 3 months and you get an extra 3. Parang it's not worth it because you suffer through the chemotherapy and it extends 3 months. Parang you just bought back the time that you've weakened yourself with. Siyempre, at first, medyo nakakalungkot talaga. Pero, kung malulungkot lang ako all the time at kami lahat, di, parang nag-give up na rin kami. So, ginagawa na lang namin, staying positive, praying. I could be waiting outside and then a bus just crash into me. It's completely possible. You're walking down the street, you slip in the shower, you break your neck. I mean, it seems morbid, but what I'm saying is that, I mean, lahat ng buhay natin may taning naman. I mean, what is that but a statistic, 6 months? Nakita kong nakatulala si Lorna dun sa StarTalk. Tapos yung nga, sabi siya, na yung nagbalik, yung nagkaroon niya ng ano. Sabi, nagulat ako, tapos yung nalungkot. Dahil diba, lalo na si The Boy. Pero maganda nga, dahil si The Boy talagang parang maganda, positive yung pagtanggap niya. Parang pinaglalaroan niya pa, parang nagbibiro pa. Eh kasi, pag tinignan mo sa internet, at yung mga balibalita tungkol sa akin, mamamatay na raw ako. Pero kaya, sinasabi ko naman sa... Nakita naman nila yan, di ba? I ain't gonna die. Nakita naman nila yan, di ba? Health. Yeah, pero siyempre, lahat naman tayo. No, of course. Pero una lang, di ba? Una lang yun. If you're gonna go, you're gonna go. Okay lang yun, talagang ganun. Pero siyempre, I don't want to go yet. Okay. I still want to live longer. At mahaba pa. At hindi ko naman iniisip na mamamatay ako ng cancer. So, okay lang. Naniniwala ako na with God, walang imposible. Between Rudy and Lorna, faith has given them a lot of strength. But can the same be said for Rudy's children, Mark Anthony, Rafael, and Renz? Pag may time talaga na nangyari sa akin, I think bigla ako nag-breakdown ng nangunawa ako. Siya pa nag-console sa'yo? Siya pa nag-console sa akin.